Yo, good morning guys. Sa ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano po aayusin yung mga nasira niyo po gas stove. Huwag niyo pong tatapon guys, kasi marami po tayong pagkukunan niya ng mga piyesa sa junk shop. So, mamaya po pupunta po ako ng junk shop tsaka bibili po ako ng mga piyesa niya. Murang-mura lang guys. Huwag niyo itatapon yung mga sirang gas stove. Maaari po natin gawin yan kahit sa bahay, kahit kayo lang. So guys, yung nangyari po dito kasi, hindi na po siya sumisindi. Tingnan nyo po guys. Ayan. Bali po, hindi na po mapasok yung gas dito sa burner. Dito na siya po siya lumalabas sa kanyang ano. Ayan, kita nyo. Ayan, doon na siya lumalabas. Ayan, dito yan siya lumalabas direct. So guys, medyo luma na nga yung gas stove ko guys, pero pwede pa to. So ang hahanapin natin dun guys is ito guys, yung tubo na to. Marami to sa junk shop, huwag kayong mag-alala. Maraming nakatambak dyan ng mga sirang gas stove. Minsan kasi yung sira niya lang is yung ito lang, yung kanyang starter, yung switch niya. So, minsan pinapakilo na lang nila yan para, kasi tambak na siguro sa bahay nila, ayaw na nilang ayusin. So, doon tayo maghanap. So, ito, yung tubong ito, tsaka makakahanap rin tayo ng set nito. Ito po. Yan. Yung sa may, ano niya, sa may starter niya, mas mabuti. So, may malapit na junk shop dito sa amin, guys. Pupunta ako doon, mama. Ay, nahulog. Para maghanap nito. So, dito na po tayo guys sa junk shop. So, maghahanap tayo ng mga sirang gas stove. Kuha tayo ng piyesa doon. So, nasan yung may-ari dito? Yun! Ito, marami. Yan. So yung sira dun sa akin is ito. So ito po yung hinahanap natin guys. Tingnan natin kung okay pa ito. Tsaka ipapalit natin dun sa nasira kong tubo. So maghanap pa tayo ng iba. Tingnan natin kung saan yung mas maganda. So feeling ko mas maganda yung isa. Marami dito guys, kaya huwag niyong itatapon yung mga sirang gas stove nyo. Kailangan nyo lang guys, ito lang, screwdriver, star screw pala. Magamit pa natin ito guys. Tsaka pala guys, nung nabubuhay pa si Papa, dito parati siya pumupunta para bumili ng mga sirang rice cooker, sirang gas stove, tsaka inaayos niya yung rice cooker, ginagawa niyang aircalad. So doon sa amin, yung ginagamit naming gas range or gas stove, is hindi po kami bumibili ng bago. Lahat po ng piyesa kinukuha po namin dito. Nililipat-lipat lang yung mga ano yung sira ng isa, kukunin yung piyesa dun sa kabila kung anong nasira, hanggang mabuo.
Charan! Guys. Ito po yung sira noon sa akin. So, itetest natin guys kung may butas ba wala. Linisan mo yung dulo. Linisin mo lang. Tsaka hipan natin. Pag matigas sa pag-ihip mo, wow, pressure siya masyado. Ibig sabihin po, wala pong leak yan. Okay po ito. So, kita nyo guys. Okay na okay yung assembly nito. So, ito po yung ililipat ko mamaya doon sa nasira kong gastog. So, tatanungin natin kung magkano to. Kung magkano benta niya sa akin. Ano, pwede naman tumawad. Pwede ka rin tumawad. Yung hindi siya lubi, tsaka hindi ka rin mahal. So, guys. Kung gusto mo, guys. Gusto nyo, guys. Ito, pwede pa talaga itong magamit. Pag-inginis lang yan. Kalawang niya, yung mga tuktok niya, ayan, liha lang yung katapat niyan, ito, kukunin ng liha yan, tapos na tayo, ito lang yung kailangan natin, tatanungin natin si Sir, alam nyo ba guys kung magkano yung ano nito, yung brand nyo nito, nasa 700 pesos, pataas, more or less. Meron pa nga ako nakita dun sa Unitat 1,400. Meron din 1,200. So, kung medyo gipit kayo ngayon, pwede nyo gawin itong ginagawa ko. Maghanap na kayo ng mga sirang ano, sirang gas stove. Kung gusto nyo, PM nyo lang ako. Gagawa natin ang paraan yan. Pag may mga sira kayong ano, gas stove. Boss! Sige si boss. Da. Kano to boss? So tatanungin natin siya guys kung magkano yung ano natin. Magkano yung kuha natin ito. Kila boss? Ay, tala. So guys, so guys, nakuha po natin ng 20 pesos yung assembly nito guys. So malaki pong natipid natin. Maraming salamat kay boss. Saka may binigay sa akin ng 20 pesos lang. So boss, bayad yan. Kay boss pa rin. Kaway-kaway naman dyan boss. Ito yung may-ari ng junk shop. So tatawagin natin yung asawa niya. Ay, dito na magbayad boss. Mabait to. Kaibigan rin ni Papa. Kasi parati dito rin si Papa pumupunta, kumukuha ng mga rice cooker, ng mga sira, tsaka yung gas stove din. So guys, yung 50 pesos natin is may isukli pa tayong 20 pesos. Yay! 30 pesos lang po yung bili natin ng gas stove assembly. So mabalik po tayo doon sa bahay para ayusin natin yung masira kong gasto. So guys, andito na siya yung assembly. So lilinisan lang natin ito. Tsaka kakabit natin doon sa nasira kong gasto. So guys, andito na po. Ilalagay na po natin yung nabili natin ano, assembly dito sa nasira kong gasto. Lilimitan na muna natin yung gas stove ko kasi parang ay nako tagal yung dinalinisan eh. So guys, naiwan yung star screw natin doon. Kutsilyo na lang gagamitin natin, pwede din naman kasi maliit lang yung screw nya. Tanggalin lang natin to.
So dahil kutsilyo yung ginagamit nyo, dandahan lang kayo, baka kayo mapilas. Baka kayo masugatan. So hindi siya matanggal guys kasi mayroong screw na nakadikit dito, baliktad pa. So gagawin natin guys, hanap tayo ng plies. So wala tayong plies, ito yung natita ko, gunting sa sin. So subukan natin kung makikihit natin ito. So notice tayo guys, gugurtingin ko na lang itong luya kung sabakot mamaya. Tcharam! Yan, natanggalan natin. Tapos yung kapalit natin sa kanya, itong nabili natin doon sa junk shop. So guys, yung nabili nating assembly, hindi sila magkasing haba ng ano. So gagawin na lang natin, lilipat na lang natin yung ito dito. So ito na lang yung pinakamabisang paraan para maayos mo itong nasirang ano mo, nasirang gas tube. Ito try natin guys, yung itong nabili natin, ilipat natin dito. So ito lang yung kukunin mo, ito, ito lang yung tatanggalin mo. So, kailangan talaga natin ng star screw. Tcharan! Yan, nakahiram tayo ng star screw dun sa kapitbahay natin. So, tatanggalin lang natin ito. Ito yung sira. Ito yung nasira guys. Papalitan natin ito.
Siguraduhin nyo lang po na mahigpit yung pagkakapihit nyo dito para hindi siya sumungaw. Sumungaw? So, babalik natin saka ititesting natin kung tagumpay ba yung ginawa natin. So guys, natapos ko na po ikabit yung ignition dito sa nasira nating stove. So, tatry po natin kung tagumpay po yung ginawa natin. So, ayan po guys, naikabit na po natin yung binili kong sa junk shop na ignition. Ito po siya. Ayan, ito po siya. So ito yung sira kanina. So bumili tayo ng isang set ng ng assembly ng ignition. So kinabit natin dito. And then susubukan natin kung tagumpay po yung ginawa natin. Yan! So, umaandar na siya guys. Tagumpay po yung ginawa natin sa halagang 30 pesos lang. Umandar na naman ulit yung sa right side na gas wrench natin. So, yun lang tandaan nyo guys. Pag meron pong sira yung gas stove nyo, wag nyo agad-agad itatapon kasi pwede nating hanapan ng solusyon yan sa doon sa malapit na junk shop na andyan sa inyo. So, kaya nga nang sabi ko, pag may nasira dyan sa mga piyesa ng gas stove nyo, pwede nating hanapan ng paraan yan. Sana po ay may natutunan po kayo sa tinuro kong kung paano ayusin yung mga sira nyo ng gas stove. Maraming salamat po sa panonood ng video ito. Sana po suportahan niyo po yung channel ko. Saka shout out pala sa Brad ko, kay Brad BM. Siya yung isa na tumutulong din mag-share ng mga videos ko. So maraming salamat sa iyo, Brad BM. Saka sa inaanak kong si Sedi. Malapit na yung first birthday. Suportahan din po natin yung channel niya, yung Sedi PH, yan sa YouTube. At saka meron din po siyang Facebook page, yung South Cotabato. Support lang guys, support na lokal.